aking foreman sa civil works, si Edmond, foreman din sa civil works, tapos si paring Bitog, foreman sa structure, structural. Tapos anong spacing? Ayun oh. Jis. Ang spacing na 16 mm. Oo. Ito unang latag butong. Yes. 20-20. Yes. Itapos yung ang katapat niya takbang dito na rin. Dito na. Long span. Butong din. Oo. Butong ko rin. Oo. Kasi Chabaw, good morning. Kahit medyo hindi good ang morning ko kasi hindi pa rin tuloy ang buhos namin, mga kachabaw-chabaw. So dahil hindi tuloy ang buhos namin, so isi-seminar ko na lang ito yung aking mga foreman. Si Joseph, aking foreman sa civil works, si Edmond, foreman din sa civil works, tapos si paring Bitog, foreman sa structure, structural or rebars. Ayun mga kachabaw-chabaw, so gusto ko malaman nila por parehas yung gagawin. So paano nila malalaman kung hindi ko ituturo? Ayun mga kachabaw-chabaw, so ituturo ko sa kanila lahat ng nalalaman ko din sa plano. At saka simple, hindi lang sa plano, sa aktual na diskarte. Ayun mga kachabaw-chabaw, so pagsimula tayo dito. Ito, tandaan mo to parang Bitog lagi ha, para hindi tayo nagbabaklas ha. Alright, so tayo sa plano. Right. So kung mapansin nyo, yung pundasyon ng retaining wall natin napakalaki, di ba? Pag sinukat mo yan, lapad niyan 6 meters yan. So isang buo yung pundasyon ng retaining wall doon, diretso doon sa dulo. Na? So ngayon may detalye yan na retaining wall 1. Na? Yan, na, okay. Na. Oh, retaining wall 1, pero may detalye yan. CF1. Oo. Oh, CF1, di ba? Oo, oh, puting. Oo. Hahanapin mo ngayon yung CF1. Ito, CF2. Hahanapin mo ngayon yung detalye niyan kung nasaan. So, una mong titingnan, siyempre, yung detalye ng pundasyon ng retaining wall. Oh. Hahanapin mo yung retaining wall. Right. Kasi madugo ilatag yan kasi duble-duble ang bakal, kasi may combine puting kung tawagin. Wala na tayong intro, pero diretso na ito mga kachabaw-chabaw. So ano na lang tayo ngayon, tutorial sa ating mga foreman. So ayun, 4.7 plus 300 plus 900, so ibig sabihin pag tinumplot mo yan is magkano yan? 5.9, wali halos 6 meters, diba? 590 yung lapad ng retaining wall niya. So ito ang una mong ilalatag yan parang Bitog ha, yung bottom bar na short span. Oh, short span ito. Tapos anong spacing? Ayun oh, jis. Ang spacing na 16 mm. Oh. Okay, tapos ilalagay mo yung temperature bar, ayun, yung bilog na 16 mm, na 30-30 naman spacing. Okay, tapos mo na yan. Ang latag ganito, ibalik mo sa plano. Yung sabi kong short span, unahin mo yung nakagantong jis-jis na 16 mm. Lahat jis-jis. Pag nailatag mo na yung jis-jis mo pa ganyan, ilalatag mo yung temperature na 30-30 pa ganyan. May nailatag mo na. Pupunta ka na ngayon sa detalye ng CF1. O, hanapin mo ngayon yung CF1.
Sige, sige pa, sige pa. Sa una nito. Yan, oh. Oh. Detail. Safe one. Safe 3 yan ito. Safe one, oh yun. Safe 3 pala ito. Sorry, sorry. Bucabaw. Ito, safe one. Ayun. Ang nakalagay, 25mm na bottom bar na 15-15 ang pagitan. So okay na. Pag nailatag mo yung sinabi kong ganyan na 10-10 na 10mm, ilalatag mo ngayon yun yung 16mm, ilalatag mo ngayon yung 16mm mo din na 30-30. Tapos patok ito. Eh, papatok mo ngayon to sa shirt span muna uli. Pag ganyan na 15-15 ang pagitan. Ngayon, ipapatong mo ulit niyan yung pagkanyo naman na oh, 15-15 din. Oh, na 25mm. Nakaganoon din 'yon. Putol 'yan. Kung ibig sabihin niyan, yung 590 lang niya na kwadrado. Ah? Hindi 'yan continuous. Ang ibig sabihin noon si F1, yung kwadrado mo dito'ng 590, ito ba 590 to, 'di ba? Kwadrado lang yan na 590 dyan. Na, nakaganyan lang dyan. Hindi yan continuous doon. Hindi yan tatama dito. Puting. Yes. Kung anong ginawa mo dito, siyang i-apply mo dito. Okay. Pero yung 16mm mo is continuous lahat yun door diretso. Yung sa retaining wall yun. Yung sa retaining wall. Continuous yun. Ang hindi lang yung di uno na puti niya na puste. Combine. Kung 590 yan, dapat 590 lang din dito. Kuha. Kuha mo na yan. Mayroon pa yan. Ayan o. Si Ipto. Dito naman yan sa tapat ng posting dalawa. Hanapin mo nga si Ipto. Si Ipto, si Ipto. Ayan. Ito, si Ipto. Ayan. Ang nakalagay naman doon 16mm na 20-20 ang spacing. Na ang haba ay 1.6 by 1.6, 160 yung dalawang yan na magkatabi. So ibig sabihin alam mo na agad yung ipapatong mo. Papat mo na. So right. Right mga kachabaw-chabaw. So dahil hindi nga tuloy ang buhos, so dito ko na lang i-google yung oras ko. Kasi total, wala naman kaming gagawin kasi inihintay namin sana yung buhos, hindi matutuloy. Ito na lang para matutunan nila. Alright. O sa ganito. Sana naman, alam ko marami ka pang hindi alam pang, about dyan. Yung sa dito, naituro ko na sa iyo to, alam mo na discard dyan. Yung spacing. Wala, naituro ko na sa iyo yan. O dito naman sa stirrup. O, stirrup. O dito na tayo na mali. Tanggap ko naman mali eh. Kaya tinatawag na double ang ano is ang stirrup. Ayan oh. Pag nakita mong double, pag tatlong patong 'yan, ibig sabihin tatlong stirrup na magkaka bandel. Oo. Ayan 'yan, kaya nagsasabi mong double. Ayan double. So ibig sabihin niyan, ayan single lang 'yan. O ayan single. O, ngayon makikita mo na susunod 'yan sa taas. Yeah. Sa taas oh. Kasi nagkamali ka namin san eh. Hindi na maulit 'yon. Ayun. Oh, double, maraming double, 'di ba? So alam mo na agad ngayon kung alin yung double ang stirrup, alin ang single ang stirrup. Ra? All right. So ano pa ang gusto mong itanong? Sa slab. Sa slab. Ah, okay, sa slab. Okay lang, may pintil-pin ako sa slab. Sa slab, punta ka na sa slab. Okay, hanapin mo yung detalye ng slab. Yan. Oh, ito slab. Halimbawa. Hindi. Bimyan, binuluko mo ako eh. Ayan. Ayan ang slab. Ganda yan. Doon muna ako pupunta sa masinsin ng bakal para makuha nyo. Katulad nito oh. Bottom bar na 20-20 ang spacing. Dapat. Habak mo to. Tutok mo rin yung ginagawa natin. Right. Oh, may plywood pala ako dito eh. Oo. Oh. Para malaman nyo, halimbawa ha. Halimbawa,
ito yung beam. Yan, beam yan, ano? Tapos may nag-cross dito ng ganyan na beam, tapos may nag-cross na ganyan na beam. Ayan. So ibig sabihin, ito yung short span. Ito 'yon. Ganyan to, ito. Yan ang short span. Oh. Short span. So ibig sabihin, ang tinatawag niya 20-20, ayan, maglalatag ka muna ng 20-20. Ibig puro short 'yan. Kung iisa niyan detalye, halimbawa iisa BS, BS1, di isa, di puro pa ganyan lang ang latag mo muna, na 20-20. All right. Ang kasunod niyan, Tapbar. Oh. Ito hindi yan kasi nasa short span ka, di ba? Pupunta ka na ngayon sa long span. Na tapbar. Oh, long span. Oh, anong sukat? 20-20. Oh, lalagyan mo ngayon dito 'yan ng 20-20, nakapatong dito sa 20-20 mo na 'yan. No? Ah, nakapatong na. Ngayon. Oh, tama. Patong yan, bitrek 20-20 din. Tapos ang top bar nito ng ano 20-20 din. Oh. Ipapasok mo ngayon yung 20-20 mo dito. Yung temperature. Section. Oh, ayan. Ito yung slab, kapal ng slab, oh. Ayan, kapal ng slab. Ito yung short span, ayan. Ito yung short span mo, ano? Oh. Ito na ngayon yung nilagay mo 20-20 din. Ayan. Ngayon, ang kasunod niyan sa long span 20-20 pa din, siyempre nasa loob yan eh. Ayan, 20-20 pa din yan, tapat-tapat. Ngayon ilalatag mo lang ngayon top bar na extra bar. Ayan niyan, gis ang pagitan. Ang latag niyan, ang gis niyan dito pa rin sa short span, long short span dito pa rin yan, naka-over-pour. Oo, hindi mo yung sasagad doon, naka-over, naka-dipayan dito ng ganyan. Ito naka-eskwala diyan hanggang dito lang. Baka. 'Yun yung ibig sabihin ng gis na 'yan. All right. Kita ba? Ayun oh, gis. Baka. Oh. 'Yun yung ibig sabihin ng extra bar mo, gis ang pagitan na naka-over for nakadipa dito sa biga. All right. Yan. Ngayon, ang extra bar mo naman dito, maging top bar mo na. Ayun pa din is 20-20 na naka-over pour ka naman dito sa span ng long span. Oo, dyan. Ganyan yung magiging extra bar mo. Right. Yan lagi ang titingnan mo. Ang ibig sabihin yan, short span, yun lagi una mong ilalatag. Ito yung bottom, ito yung top. Ibig sabihin yan, extra bar yan. Ibig sabihin, pag kumuha ka dyan, dito ka titingin. Yes! Halimbawa, bottom dyan, bottom rin dito, top bar. Diba? Dito. Oh, dito diba, bottom, short span. Oo. Ito unang latag, bottom. Yes. 20-20. Yes. Tapos ang katapat nyan, top bar, dito na rin. Oh, dito ito. Na. Long span. Bottom din. Oo. Bottom ka rin. Oo. Kasi, ang bottom na, bar mo dito, 20-20. Oo. Short span, ang bottom bar mo naman sa long span 20-20 din, yun yung nakalatag, diba? Ito yung bakal mo na nasa short span. Oh. Inalatag mo na ngayon yung ibabaw, yung bottom bar na long span. 20-20 rin ito. Pag nailatag mo na yan, ito muna nailatag mo, top bar na. Una yan, siyempre nakaipit sa gitna yan eh. Nakaganyan, nakahanger. Pag nailagay mo na yan na 20-20 din, ito ang nasa ibabaw. Sa dahil siyempre ito yung unang hulog mo pag ano eh. Yes. Yung sa long span. Oo. Gawa nung nasa ilalim. Yes. Kumbaga yung temperature. Oo. Pinaka-temperature niya. Yun. Ibig sabihin dito ka pala titingin na. Yes. Dito. Ah, nakuha mo na. Oo. Kuha mo na yan. Hindi ka naman din ito. Mayroon pang iba-ibang latag ng bakal ha. Oo. Yung spacing. Alright. O, alin pa? Alin pa ang hindi mo alam? Sa biga naman, madaling basahin ang biga eh. Ito nga sana, yun ako. Madali, yung latag, ito. Yun nga gagayahin mo yan. Ay, ito na yan, ito. Oo, dipindi yan. Wala na rin, hindi rin. Yan din yan, dipindi nga yan sa... Ay, dito, sa lalatagan mo. Magkakaiba kasi sa... Pre, yung lalatagan mong slab. Iba-ibang detalye. Kaya,
titingnan mo sa detalye kung ano yung laman na baka. Doon tayo sa ano, sa plano. Plano. So, halimbawa, ayan o, BS1, ang karugtong BS3, magkaganyan. Magkaibang latag ng bakal niyan. Kaya doon ka lagi titingin kung anong detalye ng BS3, anong detalye ng BS1. Kaya magkikiputol-putol talaga ang bakal mo dahil hindi magkatapat yung latag niyan. Latag, oo, spacing. Oo. Halimbawa, ito ay 20-20, ay ito ay GS-GS. So, ibig sabihin, yung isa continuous, yung isa putol. Wala? Doon mo lagi titingnan. Halimbawa, BS4, magkaiba ng detalye yan. Doon ka titingin sa detalye. Doon ka naman titingin sa schedule. Schedule na slab. Oo. Halimbawa, sample. Magkakaiba yan. Hindi lang iisa. Masa na? O, tamo ha. Sample. BS4. O, 30. 25 ang top bar. Di ba magkaiba? Ang karugtong niyan, BS1. O. Ay, BS3 pala magkalapit. O, BS3 at saka BS1. O, di ba magkaiba? Ang BS3 mo, 300 lahat. O, top and bottom, 4,300. Di ba? O, ito naman. BS3. O, yan, tingnan mo, o. Iba, 20. 200, 100. Di ba magkaiba? O. Kaya hindi continuous, may putol. Right. Right, mahaba na yata yung ating vlog. All right, mga kachabaw-chabaw, so ano pa yung nais niyo, ano, para may turo ko ng lahat. Pambababae, alam mo. So yun, dapat alam niyo din kasi alam mo, wala ako. Tapos nakita niyo ginagawa ni paring Bitog. Tingin nyo, pre, parang mali yan. Hindi yata yung ganyan sa plano. O, diba? Matutulungan nyo. Hindi tayo mamamali para magbaklas. Right? So, ayun, mga kachabaw-chabaw. Ano pa? Sa ano naman siguro? Alam nyo na, no? Ilang islab ang madugo-dugo dyan. Ayun talagang critical yung islab kasi hindi purparehas ang datag niyan. Right, mga kachabaw-chabaw. So, pasok tayo sa site. Sa yung architectural naman, masanay na sanay ito si Joseph tsaka si Edmond eh. Right. So habang naghihintay ng buhos. Alright, ayan, nakaready na yung aming vibrator. Hello. Yung aming alulod. At ayun yung aming bubuhosan sa baba. Islab. Ay, ang problema. May problema yung supplier namin ng konkreto. Ay, kahapon hindi natuloy, ngayon hindi na naman. Diyos ko po, ano na mangyayari sa atin ito, mga kachabaw-chabaw? Hindi tayo kita nito, malulugi tayo nito. Right, so ayun, pag hindi na talaga natuloy, uwi na lang kami kaysa mag-ungkot-ungkot lang dito. Right, mga kachabaw-chabaw, so nandito na lang muna. Maraming salamat, bye-bye, love you.